You know, so what's up sa inyo mga kaibigan? So para sa video ito ay usapang bike helmets tayo. So ayun po mga kaibigan, very quick vlog lang naman ito. Siguro abot lang na 10 minutes. So ito nga po na mga kaibigan, pipiliti kong hindi masyadong tumagal itong vlog na to. Pero anyway, usapang helmets po tayo mga kaibigan. So helmets kasi ang pinaka-protection natin mga siklista habang nagra-ride tayo o kumakarera or kung ano man ang sabihin nyo. Without helmet no mga kaibigan, sobrang prone tayo to fatal injuries no. Syempre, pag naman kasi na aksidente tayo, wag naman sana sa ating mga pagra-ride, una talaga magiging tama sa atin is yung ulo. Buti sana kung talagang mga braso at kamay lang natin. Pero syempre, unang protection natin ang ulo. Kasi once na na-damage yung ulo natin, no, mga kaibigan, damay ang buong katawan natin, especially pag sa bandang likod, no, mga kaibigan. Kaya dapat, hindi tayo magko-compromise sa mga helmets na counterfeit or hindi pumasa sa quality control. Kasi, if hindi pumasa yan sa quality control, mga kaibigan, pag mga may mga aksidente mangyayari sa inyo, gaya na lamang ng ganito in 3, 2, 1, blank. So ayan, kung maaksidente tayo mga kaibigan and tumama ang ulo natin sa mga matitigas na bagay at humampas to, edi mangyayari tayo mga kaibigan. So dapat hindi tayo magko-compromise sa mga ganong klaseng helmet. Kaya nag-invest na ako sa medyo maganda-gandang helmet kasi in the long run, alam ko mapoprotektahan ako nito. So anyway, simulan na po ulit natin ang very short video lang naman mga kaibigan. So eto na po, i-review ko na po or rather, unbox na itong mga helmet na to. So makikita niyo sa harapan ko mga kaibigan, I've got 2 boxes here. I guess, I'm pretty sure alam niyo kung ano naman itong brand na to. So both of these helmets are from well-known brands and hindi ito yung sobrang mahal na variants mga kaibigan. These are budget helmets na available sa market natin, no? So, pag-uusapan natin yan kung bakit kailangan natin mag-invest sa helmet, no? So, makikita nyo sa mga video ko, mga kaibigan, I'm wearing a black and white helmet, which is a Dunlop helmet, no? So, ito was a gift for me nung Christmas party last December. So, I've been riding it for almost 6 months na. Magsi 6 months na actually. First I thought na okay lang naman siya and Dunlop eh. So I thought na medyo known brand siya and given the fact na bandang December medyo hindi pa ako maano sa bisikleta noon when it comes to branding. And as I do my research mga kaibigan, wala akong makita na particular na Dunlop helmet and there's no actual reviews. Although naito ko yung price tag niya no mga kaibigan, I think it's about nakita ko sa Handyman, it's like 2,000 pesos ata. Pero I'm seeing stuff sa marketplace, sa Facebook marketplace, or even sa Shopee or Lazada na nasa worth 600 pesos lang siya. So, nung nalaman ko yun, kasi nagbabrowse kasi ako ng helmet eh. Medyo mukha kasi yung mushroom sa helmet ko. So, gave it a try and nakita ko nga na medyo nag-alangan na ako sa quality na helmet sa to. And, basing sa fact na I'm a health advocate, no, health and safety advocate mga kaibigan, I started to invest na sa helmet na medyo may ano siya, hindi naman siya super pricey but nasa affordable side siya. And kung mapapansin niyo rin na yun nga, medyo hindi nga fitted saan. So I tried to get a helmet that is aesthetically pleasing and at the same time quality siya daw mga kaibigan. So hindi po sa akin to both ng helmets na to. Actually binili ko to sa father and this is for my dad no mga kaibigan. Tapos ito po yung sa akin. So yeah. So without further ado no mga kaibigan, I will introduce to you this helmets no. Bali nasa price siya na nasa over 1,000 pesos no. Pero kung tutusin niyo, sulit na investment na siya. So yun nga no mga kaibigan, kung nakakabili po kayo ng mga wheel set na worth 6,000 pesos, nakakabili kayo ng mga group set no mga kaibigan na almost 15,000 pesos or mga small components like handlebars and stem na worth more than 1,000 pesos, why not buy a helmet, no? That is in the price range din and at the same time, alam mong quality. So marami din kasi mga helmets na counterfeit, kumbaga, mga
replicas na makikita natin na just to look aesthetically pleasing. Pero syempre, hindi naman kasi pumunta sa quality control itong mga helmets na to. Kaya hindi na natin sure kung mapoprotektahan nyo yung bungo natin. Kaya might as well invest sa helmet na medyo pricey na kung afford nyo nga yung, gaya na nga nasabi ko kanina, kung afford nyo yung mga ganong upgrades, syempre afford nyo rin bumili ng quality helmet. So without further ado, let us begin, no, mga kaibigan. So unahin natin to. Ayan. So, ito yung sa father ko, no? This is a laser compact helmet. I chose this helmet because medyo, ano siya eh, nasa affordable side siya. So, ang SRP nito is, I think, nasa around 1,500. Nasa 1,500 peso siya. And what you get is a MTB helmet with lots of vents, no? Mga kaibigan. And sure na sure kayo na quality siya kasi from the structure pa lang, from the molding itself, you can actually see a fake or counterfeit helmet quality sa isang durable made. So ayun, mga kaibigan, dumadaldal lang naman ako dyan. So kaya pinas forward ko na, no, para hindi nga masyadong tumagal yung video. So unbox ko lang naman siya, tapos yung owner's manual. Tapos ayun, so ayun na, i-ano na natin sa video para di na tumagal. So you can see here na may tag pa rin siya. Ayan, it says here Laser Sport. Okay, red helmet. Unisize siya, mga kaibigan. So, basta adult ka, one size fits all. So, kasyang-kasya sa sayo. Ayan. And, makikita niyo palang dito, talaga solid na siya eh. Solid na yung pagkakagawa. And, may mga paddings na siya. Oh, I like the paddings. Natatanggal din yung paddings niya para paglaban. So, ayan. Medyo foamy siya. You know, so, tatanggal siya. It's secured by a Velcro. So, easy to put and easy to take out. And ayan, for the buckle, yeah, mga kaibigan, nakikita nyo dito yung buckle dito. So hindi ko naman siya masyadong bibigyan ng super intense review. So kumbaga, ayan, so may visor siya dito, mga kaibigan. And for 1.5, I think this is a good buy kasi aesthetically pleasing din naman siya. Tignan eh, oh, kikita siya. So check natin yung quality ni, kung paano siya suotin. Ay, kung paano siya suotin, kung ano yung tsura ko habang sinusuot ko yung helmet na to. Ayan, so, hindi siya mabigat sa ulo, actually. Kasi meron kami laser na helmet sa baba, yung nutshell. Ang bigat niya sa ulo eh. So, basing sa product description, I think this weighs about 300 grams, 325 grams. Oh, maganda yung fit niya, actually. Lakas salamin dito. Ano lang naman to eh, this is good for commuting, no, mga kaibigan. Commuting, MTB rides, light trails, ganon. Kung gusto nila mag long ride, pwede tong helmet na to. For me, ah. And judging from its geometry, yun nga, pang commuting type siya. So hindi siya yung talagang aero style na helmet and built for comfort. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vents, mga kaibigan, na nandito. Yung ito, hindi siya vents. So anyway, ito po yung likod niya kung makikita nyo. Ayan. So, securely fit and aesthetically pleasing din. Tapos hindi siya mukhang kabuti. Hindi siya mukhang kabuti pag sinuot mo. Or ako lang yun talaga, mukhang kabuti. So anyway, ayan po, yun nandito sa ano niya, sa loob niya. Have a closer look po kung makikita. Ayan po, may mga paddings po siya sa loob. And yun nga po, Velcro. And at the same time, padded siya dito. So, for 1.5, this is actually a good buy, mga kaibigan. So, kung afford nyo bumili ng crank set na worth 2,500 pesos, you should first invest with a helmet that is at least worth ganito. And quality na siya. And tiwala kayo sa brand na to. Kasi Laser is actually, I think, from Shimano din eh. So, ganda siya. So, anyway, let's move to the Giro, no? So, ayan. Let us now move to the Giro helmet, mga kaibigan. Ito ang, I think, sa pinakamadalas ma-replicate na helmet dito sa Pilipinas. Sobrang dami ko nakikita counterfeit products na Giro yung tatak. Kaya,
Medyo nag-alangan ako nito actually nung kinakontak ko yung seller. So tinanong ko talaga siya kung authentic ba siya, kung may serial number ba. Tapos judging from the design, tinignan ko yung sa internet yung actual product. Ako ano yung design niya, actually nung nakita ko sa picture, iba, medyo iba yung design niya, yung pala nagkaiba lang sa color design. So yun nga, legit naman siya. So anyway, ayun, nalaman ko na rin legit kasi I really asked for a box kasi kailangan ko talaga yung box dito eh, kasi doon mo makikita kung talagang yung mga seals and everything ganun. So anyway, ito, this is a Giro helmet. So the model is a Giro ESOD. So hindi siya ISOD eh, kasi nakita ko na sa internet na ESOD ang pronunciation sa product na to. So this is a road specific cycling helmet, no, mga kaibigan. Unisize din siya just like the Laser Compact. Adult. So kung adult size ka, magkakasya sa ito. So let's open now the box. So this is the entry level helmet ng Giro, no, mga kaibigan. And Giro, solid yan. If you hear Giro's na helmet, super solid yan when it comes to cycling. Hindi kayo mag-aalangan sa quality nito kasi simply one of the best. And yun nga lang, mag-iingat kayo sa counterfeit products. So anyway, ito siya. Wow! Actually, hindi ko lang nakita to. Oh, ganda. Hindi ko lang nakita yung actual product kasi iba yung kulay eh. Magaan siya. Based sa reviews nito sa internet, this weighs about 272 grams. Nakita ko sa GCN to eh. So, wow, maganda siya. Matte finish. Solid din siya. Hindi siya yung basta natitiklop. Siya yung natitiklop na from guy ng Dunlop ko. So anyway, let's see what's in the box pa. So at this point, mga kaibigan, talagang in-unbox ko lang yung helmet, no? And yan, ini-introduce ko lang na ESOD yung pangalan ng helmet. And pinakita ko lang dyan yung contents ng box and yung instructions manual. Pero may nakita ko dyan na talagang ikinatuwa ko kasi meron information card na pwede mong idikit sa helmet in case of emergency. Pwede nyo siyang idikit sa loob ng helmet nyo, your emergency information in case of accident. So pwede siyang ilagay kung saan man dito, no? Okay, dito pa lang alam ko na authentic na siya kasi from this, alam ko mga replicas won't even bother to make this one. So, sticker siya. Wow! Okay, natuwa ako dito. So, ayan, pinas-forward ko na lang ulit dahil pinakita ko lang naman yung manual and kung ano yung nasa box. So, ayan. At saka binuksan ko pala electric pa, mga kaibigan. Pasensya na kasi init na init ako. Next time, bibili na tayo ng mic para mas malinaw yung audio. So, ito na yung helmet mismo, no? And I can say, maganda pagkakatira na design niya. Hindi siya mukhang cheap tignan. And quality siya, hindi siya, ano rin. And also, ayan, yung loob niya, mga kaibigan, kung makikita nyo. And alam ko, velcro din. Oh, yeah, velcro din. Tatanggal din siya, pwede siya labhan para hindi umasim yung ulo natin. So anyway, ayan. So there's Giro brandings everywhere, no? And Giro, and yung brand niya dito, Giro, and so, bilangin natin kung ilang vents na ito. Kasi, actually, mukha siyang presko eh, kasi ang daming vents nila. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. It has 23 vents, so talagang presko siya tignan. And sa feeling pala. So yun nga lang, mga kaibigan, hindi nyo malalagay salamin nyo dito yung sunglasses nyo kasi meron siyang net dito sa loob. Ayan o. May parang net siya dito sa loob para siguro sa mga insekto kung papasok na lang sa ulo mo, ganun. And para siguro extra protection na rin. So anyway, ayan. And yung strap niya, mga kaibigan, hindi siya para normal strap. So it's ratchet siya. So, ratchet type siya, mga kaibigan. So pag inagin siya, ayan. So let's see how it fits. Oh,
Kasi ako mukhang mushroom dito sa helmet na to. Talagang, maganda siya. Hindi ako mukhang mushroom. And hindi rin basta painted on yung logos niya. So, it's really authentic. And embossed siya, mga kaibigan. So, this is actually maganda siya. Magaan, tapos, currently nasa electric pa na ako. Sana hindi nag-hahangin dyan. Presko. And if I loosen this, aray, is masabi ko. And, tingutin ko lang to. So, maganda siya. Sorry, masyado ako na-amaze eh. Ang ganda ng helmet na to. Hindi siya, it doesn't feel cheap. Yun. So anyway, this is the helmet. So, there you have it, itong helmet na to. Kung matatanong nyo yung SRP nito, SRP ng Giro Esode helmet is nasa 2,650 pesos. Pero, nagkaroon ako ng discount dun sa seller, siguro direct supplier niya kinuha. Nakuha ko lang siya ng 2,120 pesos. O, diba? Para ka rin bumili ng ng isang parte ng group set. So, at least safe ka pa. And you'll know that it is a quality helmet, mga kaibigan. Hindi siya a replica. May mga nakita ako sa Facebook Marketplace na replica nitong Giro helmet. Actually, ang madalas na re-replica is yung Synth. Giro Synth ba yun? And it cost around 2,600 pesos. So, para ka rin bumili na isang legit na Giro helmet for that price. So, dito ka na sa legit helmet and stylish din siya tignan. And at the same time, okay pa. So, ayun po, no, mga kaibigan, at this is my new helmet and that is my father's helmet, actually. It's Father's Day gift ko yan sa daddy ko. So, anyway, yun lang po para sa video ng ito, mga kaibigan. Alam po, siguro tumagal na ito ng 15 minutes. Kakat ka patay. So, anyway, yun lang po. Always invest on your safety, mga kaibigan. Always be safe on the road, especially now uso mga bike commutes. And sa mga commuters, Laser Compact is a good option para sa budget helmets. So, don't compromise on your safety, mga kaibigan. If you can afford expensive group sets or parts ng bike, might as well buy your safety. Okay? So, yun lang po, no, mga kaibigan. Kita-kits na lang tayo. Kung madadaan kayo ng MOA, madalas naman ako doon. Batian na lang po tayo. And, always stay safe po, mga kaibigan. Always wash your hands. And God bless you po.